Alright mga brothers, mic fitting tayo. And for the reference, meron lang po akong taas na 5'4". And also ang akin pong timbang is 50 kilogram. And then ang reach ko po is 20 inches. Alright, so ganito po ang itsura. Yan, baka po magkaparehas tayo mga brothers on the wheels. Yan, ganito ang itsura pagka sumakay sa Honda Dio 110. As you can see mga brothers, lapat ang dalawang aking paa dito sa Dio 110. And also for the seat height, meron lang siyang taas na 765 mm. So napakababa po, no? Talagang ideal para sa mga average Filipino riders natin, no? At ang kanyang ground clearance is 158 something na millimeter. So sa mga baha, sa mga matataas na humps o mga lubak kahit malalim pa, eh hindi kayo mangangamba na baka sumayad dahil napakataas po ng kanyang ground clearance. And also sa gaang naman mga brothers, magaang din to dahil 104 kg in curb weight lang ang Honda Dio. So madali nyo po itong mamamaneho kahit mga city ride, traffic situation, mga masiskip na looban, iskinita, at kahit long ride, eh sigurado pong hindi kayo mapapagod sa isang ito. So speaking of sa riding position naman, sa build kong ito, upright naman ang aking itsura. Ayan mga brothers, no. And also comfortable naman ako dito, no, sa ganitong position. Hindi naman masyado mababa yung kanyang handlebar. Medyo malapit lang sa akin kasi nakasagad ako ngayon dito sa upuan eh. Pag lumayo naman ako mga brothers, titingkad ako konti. Ayan, no. Dahil malapad po yung kanyang upuan, consider na pang mga maxi scoot. Ngayon pag lumapit naman ako dito, okay lang naman. And also yung spacing, ayan, no. Malaki-laki pa rito. Makikita nyo naman. And also kung matangkad kayo, pwede kayo umatras pa rito. Yan, yung sa mga 5'5 pataas, walang po problemahin dyan. So hindi pa rin kayo dito basta-basta sa sayad. At makakomedate kayo rito ng scooter dahil maganda yung kanyang espasyo dito o malaki. Sa floorboard, sabi ko nga malapad ang floorboard nito, no? Ayan, no? Size 7 po ang aking paa. Ayan, makikita nyo naman. So kahit malapad pa yung paa nyo rito, eh kayang-kaya at kasyang-kasya pa rin sa floorboard. Plus dito po tatapak yung inyong angkas. Okay, makakapaglagay pa kayo rito ng bag o mga dalahing plastic dahil sa laki at lapad ng kanyang floorboard, mga brothers. So ngayon mga brothers, patakbuhin naman natin. Alright mga brothers, sa ating first impression ride, isabak na kagad natin itong Honda Dio 110 ng panikan. Since dito sa lugar namin, eh bundok po at papanik yung daan dito at matarik po yung daanan dito. So sa mga magtatanong dyan, na pwede ba itong ipanik sa Baguio o sa mga matatarik na lugar, eh ito na yung kasagutan. Kaya let's go! Sa go! Alright, first impression ko sa kanya, ang sarap niyang imaneho, no? Malakas yung kanyang torque at hindi siya hirap, no? Pero dito subukan pa natin dahil mas matarik pa rito yung daanan. Okay. No, so shoutouts pala rito sa lahat ng followers ko dito sa Barreto Olongapo. Alright, so papanik tayo dito. Ayan. So isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, hindi hirap yung makina at napaka-smooth niya manakbo. Ayan yung mga una ko kagad nararamdaman. Ayan, komportable yung aking paa dahil ang lawak ng floorboard. Okay. Ito na, matarik na rito. Tignan natin. Alright. Ito, matarik to mga brothers. Ito yung pinakamatarik dito sa amin. Tignan natin. Wow, smooth ah. Okay ah. Ganda ah. Hindi hirap yung makina mga brothers. For the reference, again, I'm only 50 kilogram. No, siguro hindi kayo pahihirapan ng motorsiklo nito kahit magangkas kayo kung may mga papanik kayo na dadaanan, no? Kung dadalhin nyo sa Baguio o sa mga Mount Samat, ayan, mga panikan, alright na alright ang motorsiklong ito. Ayan, no? Okay ah, unang sakay ko pa lang kagad, na-amaze na ako rito sa Honda Dio na to, ah, no? Ngayon naman, ibaba naman natin siya mga brothers para sa ibang iba pa nating test ride performance dito sa Sword Moto Test Ride Review. Alright, nandito tayo ngayon sa Gobic Subic Zambales para alamin ang kanyang performance pagdating sa cornering, suspension, and mobility nitong motorsiklo nga to. Ito nga itong Honda Dio. Kaya let's go mga brothers!
Tignan natin. So ang daanan pala dito mga brothers, lagi ko nga sinasabi, eh hindi siya ganong ka-smooth, hindi siya masyadong na pison, no? Kaya magandang testing ito for the suspension, ayan, and also yung cornering. So check natin siya pagdating sa suspension, no? Well, mapapansin nyo naman yung boses ko eh, pagka parang parang nangangarag o kinakabahan, eh yun, hindi maganda yung suspension niya. Ayan, mapapansin nyo naman yan. Pero masasabi ko, not bad oh. May stiff siya, no? Napansin ko naman dito, harap at likod, may stiff siya, konti lang naman. And para sa akin, lagi ko nga sinasabi yan, hindi naman ito deal breaker. Dahil nga, isa lang itong budget scooter na may offer ng Honda. Yeah, syempre, dito naman yung tinitipid ng mga motorcycle company. Alright? Ayan oh, okay naman siya. Smooth naman din. Siguro maglalaro pa ito lalo na maganda kung may angkas pa ako sa likod. Pero for me, for the 50 kilogram na lalaki, eh wala namang problema oh. Okay naman din. Pero mas matagtag pa rito yung XL100 ko. May tagtag siya, napaka-konti lang naman. Ayan, so eto may mga papanik dito. So masusubukan na naman natin yung motor pagpapanik. So ayan oh. Eto nga yung sabi ko kanina, hindi siya struggle pagka pumapanik, no? Pag binigyan mo ng gas, mas lalo pa siyang lumalakas. Kukumpara natin sa ibang motor kasi, na pagka binibigyan mo ng gas, eh, wala, manamlay. Pero ito, ang kisig niya manakbo. No? Ang swabe niya manakbo, hindi siya mahirap pa maninuhin o hindi siya parang matigas ang ulo. Yun, yun yung masasabi ko sa kanya. Well, suspension, pasado sa akin ito. Siguro mararamdaman mo talaga yung stiff nito pag dinaan mo sa off-road, no? Pero hindi naman kasi ito dedicated mga brothers ang scooter na ito pagdating sa mga off-road riding dahil ito pang city ride, no? So mga pang konkretong daanan. So punta naman tayo sa kanyang cornering mga brothers. Ito may mga corners dito. Subukan natin. Ba maganga? Despite sa balloon type yung kanyang gulong na 90 by 100, no? Eh hindi naman na ganun kahirap ilikot itong isang ito. I mean hindi siya matigas ang ulo. Oh, ayan oh. Pero napansin ko lang mga brothers, pag low speed siya, meron ng konting laban yung manibela niya sa unahan. Parang meron ako nararamdamang bigat. No, yun lang yung napansin ko sa kanya. Pero pagka tumatakbo na, magaang na siya oh. Oh. Ang ganda ng maneuverability niya oh. Okay na okay oh. Parang sinasayaw-sayaw ko lang oh. O, oh, diba? So, pagka meron ka mga iiwasan na magbiglaan dyan na humarang sa daanan mo, madali ka makakaiwas dito. Dahil napakaganda ng kanyang mobility. Maliksi siya. Kahit malaki yung build niya, maliksi siya. Siguro, dahil na rin din sa setup ng wheels niyang motor na ito. Ganda. Alright na alright. So, may mga parating pa rito mga kurbada. Subukan natin siya. Eto, maganda kasi dito, papanik tapos pakurbada. O, oh, diba? Ayan. Tapos hindi papantay yung daan. Hindi siya smooth. Ayan. Natin. Tapos liko natin. Oh. Oh, ayan oh. Alright. Tapos pa kanan. Inertial grip. Parang Takumi lang. Uy. O oh, diba? Tsaka yung liko niya, meron pa talagang ililiko. Hindi siya yung gano'n na parang pagsagad mo. Wala na. Mag-overshoot ka na. Eto hindi. Pag nakalinlangan ka, pwede mo pa siyang ihiga. Ayan. Tapos gagamitan mo lang siya ng outer banking. Yung hindi ka nakasunod sa motor, no, naka-against ka para kita mo yung mga parating na sasakyan. Again, sabi ko nga, napakaswabe niya pagdating sa mga kurbada. So, hindi kayo mahihirapang i-manage ang isang ito. Kahit mga kababaihan, napaka-dali lang nyo madadala ang isang ito. Ayan, so may mga kurbada pa rito. Let's go! Subukin pa natin! Ayun, no? Up! Diba? Tapos liliko ka lang na paganyan para kita mo na kaagad yung mga ahead sa'yo sa daanan for the safety na rin. And also for the defensive riding style. Ayan. So merong kurbada rito, napakaliwa. Yun oh. Alright. Alam niyo mga brothers, gustong-gusto ko talaga dito nagre-review. Dahil marami tayong nasasagot sa kondisyon ng kalsada rito pagdating sa isang motorsiklo. No? Ayan. Suspension. Papanik, paahon, ayan oh. Pero ito, pasado sa akin ito mga brothers. For the price, not bad, no? And what you pay is what you get, no? Pero kung ako ha, magiging service bike ko ito, oh, talagang hindi ko ito tatanggihan. Kahit carburetor lang siya, yung binibigay niyang lakas mga brothers, parang fuel injected na rin.
based yan sa na-experience ko ngayon and also sa mga na-review ko na rin motorsiklo. Tsaka ang gusto ko sa kanya mga brothers, may indicator siya dito na economy, no? So pag tumakbo ka ng 30 to 50 kilometers per hour, dun daw yung economy fuel consumption mo. Para ganyan, pwede mo itong i-apply sa kahit anong klaseng motorsiklo. Diba? Kung hindi ka naman nagmamadali, gusto mo lang naman tumakbo ng nakakatipid ka sa gas consumption dahil sa taas ng gasolina ngayon na hindi pa bumababa ng 60 pesos, no? Eh, pwede mo sundin. Ako, pinatatakbo ko lang siya ng around 40, oh. Arangkada, check tayo ngayon. Tingnan natin kung gaano kalupit ang arangkada nitong motor na to pagkapatag. Kasi kanina, sinubukan natin siya ng papanik. Hindi tayo napahiya. Kaya let's find out naman, pagkapatag naman, kung ano bang ibubuga nitong Honda Dio 110. Alright. Okay, 1, 2, 3. Let's go! Sa go! Full throttle natin. Lakas ah. Okay, ayoko tayo konti. Ito mukhang madaling makakahit na 100 to ah. Ganda ah. Okay ah. Sapa nga. Nag-enjoy ako ah. Alright. Lakas niya mga brothers. Yung arangkada niya, nandun yung lakas niya. So, umpisa pa lang ng pagkapiga ko kagad sa motor na to, mararamdaman mo na kagad yung power niya. Kasi mapapayuko ka eh. No, pag kasi hindi kayo moko, madadala ka dito. Parang mapupunta ka sa likod banda, no? Let's go. Ayan oh, makikita mo kaagad ang ganda ng ano niya. Atak niya. Maganda 'yung starting point niya. Tapos, 'yung bilis niya is medyo na udot 'yung takbo natin eh, pero tuloy niyo. Maganda 'yung arangkada niya. Not bad, ah. Galing. Ayan na mga brothers, ang kanyang braking performance, alamin natin. So be advised mga brothers, drum brake po ito, harap at likod. Walang ABS pero merong combination braking system pagdating sa safety sa preno. So ibig sabihin, pag pinreno nyo lang itong kalimang lever, eh sasama na po ng around 60-70% yung likod at 40-30 naman yung harap. So yun yung po yung pagkaka-explain nila sa combi brake system. So patakboy natin siya ng around na 30. Ayan, papalapit kay light para maganda yung ating B-rolls. Ayan, so likod muna na preno. Okay, maganda yung performance niya. Wala akong maramdaman na skid, no? So isa pa. Layo tayo ulit. And by the way mga brothers, pinalitan na itong gulong dito sa likod. So I think baka mas magandang brand na. Ayan, no? So patakboy natin ng around 40. Baka may maramdaman tayong skid dito. Ayan. Gandang mamreno likod nito. Ayos ah. Okay ah. Pasadin preno sa likod. Walang skid eh. Siguro pag in-adjust mo pa yung preno niya sa likod, baka mag-skid na. Pero lumalaban yung gulong sa lakas ng preno. So ngayon naman mga brothers, front brakes naman. Subukan natin siya. Tsaka nga pala may combination braking system, kaya nga pala maganda siya, ma'am Reno, kahit likod lang yung ginagamit natin. So go! Front brakes to ha, drum brake to, sa harapan mga brothers. Okay. Medyo sapa. Medyo nahihinaan ako sa preno sa likod, sa harapan eh. So again, patakboy natin ng around 30 to 40 kilometers per hour. Ayan. Buka natin, papalapit kay Lark. Ayan, may skid siya sa unahan. Nararamdaman ko na kahit pa konti lang naman. Pero hindi naman nawawala sa balance, no, yung motorsiklo. Ayos lang naman yung binibigay niya performance, no. May skid siya sa unahan. Konting-konti lang naman, pero sigurado pagkabasa yung kalye mga brothers, eh alalay lang kayo sa patakbo kasi drum brake nga ito at naglalaki ito. So ngayon subukan natin ang harap at likod dahil naman yun yung standard na prenohan, okay? So again, patakbohin natin ng around 30 to 40 kilometers per hour papalapit kay Lark. And preno! Ayun, ang ganda niya ma'am Reno. Ang lakas ah, parang naka-disc brake na rin ah. Okay ah. So isa pa. Ang ganda siya ma'am Reno, kahit drum brake lang. No, siguro pag pinalitan mo ito ng magandang brake shoe, mas magandang performance lalo ng preno nito. Siguro stock pa ang ano nito, brake shoe nito. So tara, patakbuhin natin ulit. Both brakes, harap at likod. Around 30 to 40 kilometers per hour.
dito sa Honda Dio. Preno, ayan ang ganda niya, konting-konting lang yung travel time. Ayan, wala tayong skid, wala tayong linyahan dito sa kalsada. So sa preno, not bad, kahit drum brake lang yung harap at likod. Makukumpara ko siya dito sa XL100, mas malakas mamreno yung itong Honda Dio kesa dito sa XL, since pareha sila naka drum brake pagdating sa preno. I don't know, siguro baka sa hub na o sa siguro sa specification ng mechanical drum brake nito kaya ganon. So mga brothers, meron nga pala ritong off-road na daanan sa gilid ng kalsada. Subukan natin siya. Ayan, para matesting ang kanyang gulong kung okay ba pag off-road. Ayan oh, tsaka siyempre yung suspension. Ito na nga sinasabi ko. Dito nyo mararamdaman ang tagtag ng suspension nya pag dumaan na kayo ng off-road. At sana wag tayo mabutasan ng gulong. Ayan oh, tsaka madulas na yung ano, madulas na yung gulong niya, no? Hindi na siya lumalaban. What more pa kaya pagkatag-ulan na, no? So hindi talaga siya advisable. Ngayon, dinaan ko lang naman dito sa malupang daan na to para lang mapakita sa inyo, no? Ayan, matagtag na, lalo na yung front suspension niya. Ayan, matagtag na siya. But again, pwede nyo itong maidaan. Siyempre, minsan may pagkakataon na maidadaan nyo to sa mga off-road na daanan. Ayan, so kaya nyo pa rin naman i-manage dahil mababa lang naman yung seat height niya. At hindi nyo naman siguradong matutumba ang motorsiklong ito. O yan, no? Matagtag talaga yung harap niya. Nandito talaga yung tagtag. Yan, likod, sakto lang, no? Oops, tara. So mga brothers, nakita nyo na nga ang performance nitong Honda Dio 110. Okay, so sulit pa ba siya ngayong biling 2023 mga brothers? And for me, napakasulit nito despite sa lahat ng kanyang given features and also performance. Lalong-lalo na kung gagamitin nyo itong motor na ito pang service na sinasabi nga nating point A to point B. So sa presyo mga brothers, meron nga itong 62,400 na presyo ngayon, no? At kung sa terms naman, depende pa rin yan sa dealer. Inquire nyo na lang po kung saan nyo gustong bilhin ang motorsiklong ito, no? So mga brothers, mag-comment na rin kayo kung ano pa yung mga gusto nyong pa-test ride dito sa Sork Moto Test Ride Review at pag-usapan natin yan sa comment section. So once again, ako po mga brothers, si Ark ng Sork Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating vlog at magkita-kita po tayo ulit for the next episode. Dito lang yan sa Sork Moto Test Ride Review. Ride safe mga brothers and cheers.